Ayan. Ayan. Welcome po. Hi. I'm Julie. I'm Pastor Julie po. Isa ring manggagawa sa DepEd. Isa pong principal. Pero nangungusap lang po ang Panginoon sa ating puso na ibahagi ang mga salita ng Diyos. Ayan. Kung bago pa po kayo na nanonood sa channel po natin sa YouTube, pwede po kayong mag-subscribe. Ayan. Para makibahagi na rin po kayo sa mga online Bible study natin. Ayan. So, good morning sa ibang dako ng mundo po. Good evening. Pwede ring good afternoon. Pwede ring good evening. Mga kapatid na bago lang sa channel po natin sa YouTube at saka po dito sa Facebook, ay yung topic po natin ngayon sa Bible study po natin ay kakaiba po kasi nag-celebrate po tayo ng Undas. O, andyan na rin si Sir Marlon Talosa. Hi Sir! At saka si Ma'am Veneranda sa Torno Manantan. Ayan. So, special po yung topic po natin ngayon kasi po nag-celebrate po tayo ng Undas. Ayan. So, ngayon, ang katanungan po ay kung ano ba ang makapagliligtas po sa tao. Ayan. So, religion ba? Religion ba po ang makapagliligtas sa tao? Ayan. Yung organization po ba? Yun ang katanungan po. So, yung organization ba? Yung religion ba? Yung paniniwala ba? O ano ba talaga po? Yan ang katanungan ng mga tao. Kaya nilinawin po natin at yung series po natin sa Bible study na yung chapter po na ano natin, yung by chapter po na Bible study natin ay pagpapatuloy natin po sa Sunday kasi ngayon special po ito na topic po natin ngayon kasi maraming nagtatanong po ano daw po ba ang makapagliligtas sa tao. Ayan, kasi halos lahat na religion ay may kanya-kanyang ano po, may kanya-kanyang paliwanag, mga religions, mga churches, mga denominations ay may kanya-kanyang paliwanag base po sa kanilang pananampalataya o doktrina po. Yan. So, maraming nagtatanong, ano po ba talaga ang makapagliligtas sa tao? Ayan. So, ngayon, yan ang tatalakayin natin, special na topic po. At sa linggo na lang po natin ipagpapatuloy yung by series na topic po natin sa online Bible study. Yan, welcome sa lahat. Yung sa mga baguhan po, welcome po sa ating online Bible study. At para po doon sa mga dati na pong nakikibahagi po, nanonood, ay maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikibahagi. Dahil ito po ay napakahalaga na gawain natin. Dahil para po ito sa ating mga kaluluwa. Dahil po kahit makuha natin lahat na yaman ng mundo, kahit makuha natin yung pinakamataas na posisyon dito sa mundo, kahit very successful po tayo sa ating mga careers, pero kapag po kung tatanungin na kung ang kaluluwa po ba natin ay handa po ba? Handa ba sa nakapagkukunin ni Lord ang ating buhay? Anytime po. Kasi hindi po natin alam ang kung kailan kukunin ni Lord ang ating buhay. At kung hindi man niya tayo po kukunin, ay kung darating si Jesus Christ for His second coming po. Ayan. So ready na po ba ang ating kaluluwa? Yun po. Yun ang dahilan kung bakit natin po ginagawa ang mga ganito para malaman din ng mga tao kung papaano po ihahanda ang ating mga kaluluwa. Ngayon ay
tatalakayin na natin. So ano talaga ang makapagliligtas po sa ating kaluluwa? Unang-una po, yung kung relihiyon ba, hindi po. Wala po tayong matatagpuan na relihiyon. Kahit aanib ka po na, sa ilang relihiyon po, hindi po iyon ang makapagliligtas sa tao. Ang relihiyon po ay yung instrumento lang po para doon po tayo mag-grow spiritually, kasi maraming kapatiran doon, tayo'y mapapalakas doon, tayo'y manurture sa mga salita ng Diyos. Ayan po. Katanungan din na yung pananampalataya ba? Absolutely yes. Pero kung pananampalataya lang po na walang gawa, ay patay din na pananampalataya. Ang sabi sa Bible po. Ayan. So, hindi rin sa magagandang gawa ba maliligtas ang tao? Kung magagandang gawa lang po, sabi po dito sa banal na kasulatan, ibabasa rin natin mamaya, ay hindi rin po kasi ayaw ni Lord na maraming magmalaki. Dahil saan? Marami silang nagagawang kabutihan, pero wala namang pananampalataya, hindi rin po. Kaya, pananampalataya, dagdagan natin ng gawain, magagandang gawain, hayon po. Pero ngayon, ito po yung ibabasa natin. Yan. So, unang-una, sabi po sa John 3:16, yan. Sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believed in Him should not perish, but have everlasting life." Ayan na po yung sinabi ko na believe, sabi niya, pananampalataya po. Faith, ayan po. So, yan na ang una sa John 3:16. So, sabi po dito, believe in the Lord Jesus Christ. At saka doon din po sa Acts 16:31, sabi po doon, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved, you and your family. Yan. So, believe on the Lord Jesus Christ. Yan. So, pananampalataya. Pero, titingnan lang natin na kung nanampalataya ka ba, sapat na ba. Yan. So, dadagdagan natin dito. Sabi niya, believe in Christ as the head of the church or the body. Ayan. So, kapag nanampalataya na po tayo, kabilang na po tayo sa body of Christ. Kaya nga po, yung mga pinaliliwanag ko sa previous Bible studies natin, na yung Church of Christ ay hindi po yun literal na local lang yun. No? Kundi yung Church or Body of Christ po ay binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo. Kaya nga po sinabi na Iglesia came from the word Ecclesia or the called out ones. Yan. Yung Ecclesia po na Greek word, ibig sabihin na the called out ones. Ano yung the called out ones po? Lahat po na mananampalataya kay Kristo, yun po ang tinatawag na body of Christ o kaya'y Church of Christ. Yan po. So, sa Colossians 1:18, ano ang sinabi? And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Ayan po. So, siya po yung firstborn. Si Jesus Christ po, firstborn from the dead. Bakit po? Ayan, nung siya ay namatay sa cross, ayan po, nag-resurrect siya, nabuhay siya, kaya yun, siya yung tinawag po na firstborn from the dead.
bed. Mm. So, dito, tanggapin natin si Kristo na tagapagligtas ng iglesia o kaya'y church. Yun po. Kasi sa Ephesians 5:23, sinabi po dito, "For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body." So, ang ulo po natin ay si Kristo. Kaya, tayo naman po yung body. Yan. So, ang Savior natin ay si Jesus Christ. Yan. So, yan ang dapat nating isaalang-alang po. Kapag inaccept na po natin si Jesus Christ, maliligtas na tayo. Kasi siya nga yung tagapagligtas ng iglesia. Yan. Ng body of Christ. Kaya tayo, matatawag tayo na iglesia kapag nanampalataya tayo sa kanya. Yan. So, be part of the church or the body of Christ. Hindi yung literal po na church of Christ na yung church na natatakan po. Yan. Hindi po. Ibig sabihin, ito ay universal. Lahat na manampalataya, we are called the body of Christ. Oh. So, sabi po dito, be part of the church or the body of Christ and accept Him as your Savior. Mm. Sabi sa 1 Corinthians 12:27, "Now ye are the body of Christ and members in particular." Kapag nanampalataya na daw po tayo sa Panginoon, tayo na po yung mga members, yan, ng body of Christ. Yan. So, yeah, tayo na po yung members ng body of Christ. Another, be part of the church through baptism by the Spirit of God. Ayan. So, sabi po sa 1 Corinthians 12:13 to 14, ganito po. "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and these have been all made to drink into the Spirit. For the body is not into one Spirit. For the body is not one member, but many." Ayan. So, hindi lang iisa po, kundi marami. Sa 1 Corinthians 12:13 to 15. So, sa iisang Espiritu, tayo po ay nagkakaisa as member of the body of Christ. Ayan po. So, ngayon, receive the grace and mercy of God. Oh. So, hindi lang sapat yun na nanampalataya na tayo, ano na ang susunod. Na, i-receive na natin po yung grace and mercy of God. Yan. Yung, sabi dito, accept the gift of salvation. Yan, i-accept na po natin yung gift po ng salvation. Even to us, when Christ sacrificed His life and died for our sins. Kaya nga po, si Jesus Christ ay naging tao upang tubusin po ang ating mga kasalanan. Kasi nag-umpisa po kasi yung kasalanan kina Adan at Eva nung sila po ay tinempt ni Satan sa pamamagitan ng serpent doon sa Garden of Eden po. Yan. Doon po sa Hardin ng Eden, doon po yung nag-umpisa ang temptation. Kaya dahil nakita ni Satan na pinagbawalan ni God na kakainin nila yung dalawang, sinabi niya na tree of good and evil at saka po yung tree of wisdom, yan, tree of life, sabi doon. Nakita ni Satan yun, ng serpent. Kaya yun, ginawa niya ang kanyang makakaya para matempt si Adan at saka si Eve. Pero,
akala niya nagtagumpay na siya si Satan na kanya nang makontrol ang tao, pero doon siya nagkamali, kaya nga sinend ni God the Father si Jesus Christ para po siya ang magiging tao na tutubos sa ating mga kasalanan sa cross. Kaya nung siya ipinako doon sa cross po, na nung ipinako na siya doon sa cross, ay yun na ang kanyang dugo, yun na ang tumubos sa kasalanan natin. Yan. Yung Adamic nature, yung sin na mula kina Adan at Eve. Siyempre, yung generation nila, generation to generation, yan, namana na po natin yung kasalanan. Yun na po yung tinubos ni Jesus Christ. So, ngayon, ano ang gagawin natin? I-accept na lang natin po yung gift of salvation. Papaano? Yan, papasukin lang po natin si Jesus Christ na tagapagligtas po sa ating puso. Yan. Pero bago natin i-accept yon, mag-repent muna tayo. Yan. So, sabi doon sa Ephesians 2:5-9, even when we were dead in sins, yan, kahit namatay na tayo sa kasalanan, kasi punong-puno na ang taong ng kasalanan mula nung nagkasala sila Adam at saka si Eva po. Sabi po dito, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved. Yan. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Jesus Christ. Ayan. For by grace we are saved through faith. Yan po. So, sabi dito, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not by works, lest any man should boast. So, hindi po daw dahil sa mga gawa lang. Kasi magmalaki. O, yung alimbawa, yung may maraming pera, millionaire siya. O, donate doon. Ang dami siyang ano. Pero, walang pananampalataya. Hindi rin. Hindi rin po maliligtas. Hindi lang po sa good works. Pero po, itong good works, sasabayan po natin ng, yung faith po, sasabayan po natin ng good works para magiging buhay na pananampalataya po. Tingnan po natin sa John 3:3-6. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan. Nicodemus saith unto him, how can a man be born when he is old? Yan. So can he enter the second time into the mother's womb and be born again? Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. So, yan po, di ba po, natapos na natin yung water baptism doon sa Bible study natin, previous Bible studies po. Ito na po yung sinabi dito na born of water. Yung water baptism yun. Kasi si Jesus Christ po ay nabautismuhan. Ayan. So ito po yung sinasabi ko na uulitin ko para doon po sa mga hindi po nakakinig, nakaview sa topic po na water baptism. Sabi po kasi dito na unless a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Pero yung sinabi ko po, hindi po nagkukontradict ang mga salita ng Diyos. Ito po ay nagre-reconcile. Yan. Bagamat sinabi po niya dito na kung sino man ang hindi po ipanganak sa water at saka sa spirit, ay hindi niya po makikita ang kaharian ng Diyos. Yung sinabi ko na siguro may exemption. Kasi uulitin ko na yung criminal doon sa kanan ni Jesus Christ, noon lang siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Nung mga last minutes na nila, last hour or minutes na yon. Sabi niya, Jesus Christ, Lord, remember me when you will be in the paradise. Ano ang sabi ni Jesus? Today, stay with me in the paradise. Eh, hindi naman siya nabautismuhan sa water. Oh, kasi wala na siyang time po na mag-baptize in water. Siguro kung meron pa siyang time, ayun po, applicable po siya dito. Na unless a man not be born of water, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ayan po. So, yun. Kung may time pa tayo na mag-baptize, yun ang alam ko na ano. Ayan po. Hindi po natin pakialaman kung ano po yung decision ni Jesus Christ. Labas na po tayo doon kung bakit naligtas yung kriminal na hindi naman siya nabautismuhan sa water. Yan. So, yun ay dahil siguro wala na pong time. Pero tayong mga marami pang time, pag-isipan po natin. Yan. So, yan ang yung sinabi dito sa John. Ngayon, sabi dito, live in the spirit, not in the flesh. So, kapag sabi nga yung born in the spirit, so yung born in water, naging modelo po natin si Jesus Christ. Yan. Kaya yung sinabi ko po na hindi po natin pwedeng laitin yung mga nakikita po natin na nagbabaptize in water. O ano bang mga yan? Bakit sila nagbabaptize? Parang ganun po. Na kung sa mga religion natin ay hindi po ini-exercise yung baptism in water, ibinasa ko para malaman din natin na sinabi nga dito na except a man be born of water and of the Spirit. Yan po yung tinatawag na born again. Pero, uulitin ko na naman po, ang born again po ay hindi po religion. Yan. Yan na lang, hindi po ibig sabihin na dahil pinapangalanan po nila tayo na born again. O yan, mga born again yan. O, dahil sila ay, dahil yun po ang ipinapangaral natin. Pero hindi ibig sabihin po na kahit umanib ka na umanib ka ng ilang beses na po sa mga born again churches, kung hindi pa rin natin sinunod itong mga sinabi sa Bible, hindi rin. Yan. So hindi pa rin nakabase sa religion po. Ano pa ang gagawin natin? Yan, dito. Live in the spirit, not in the flesh. Yan, para maligtas po ang ating kaluluwa, hindi lang po tayo nakadepende sa flesh po. Kasi ang flesh natin ay mamamatay anytime po. Pero ang isang tao po ay binubuo ng body, soul, and spirit. Yan. Yung body po, ito po yung kapag namatay tayo ay mapupunta na po sa cemetery po. Yan. Pero yung spirit natin kapag mamamatay po tayo ay automatic na magre-return na yan po kay Lord, yan, kay God. Whether we like it or not, ang spirit natin ay babalik yan sa Diyos, masama man o mabuti yung tao, ibabalik na po natin kasi yun po yung hininga na binigay niya, yun yung spirit natin, ibabalik yan sa Lord. Ang magsasuffer o kaya'y marewardan po ay yung ating kaluluwa. Yan na po. So, yun po ang ihahanda natin.
Kasi anytime po na nakukunin ni Lord ang ating buhay. Yan. Tulad kanina, nag-necrological service na naman ang mga teachers dito sa district natin. Kasi hindi po natin hawak ang ating buhay. Anytime, walang hindi kumubata, kahit bata, kahit nga kapapanganak lang. No? Kahit nga nandun pa sa loob ng womb. Oh, kung talagang yun ang kanyang, yun na ang talagang naiplano sa kanyang buhay. Yan, wala po tayong magagawa. Oh, kasi kung time na talaga na tayo'y mamamatay, oh, kahit ilagay ka pa nila sa, itago ka pa sa kung saan-saan, kung time na talaga, time na, oh, wala nang makakapigil. Kung time mo na yan, kahit disgrasya man, kahit sakit man, o kahit natutulog ka lang, kahit anong kaparaanan po ng pagkamatay, basta time na po natin, wala na po time, isa sa uli na po natin ang ating buhay. Kaya ngayon po, yan ang ating ihanda, yung ating kaluluwa. Para at least man lang, kung kukunin na ni Lord ang ating buhay, maliligtas ba? How sure are we po na yung kaluluwa natin pupunta doon sa inihanda ni Lord? Heaven ba or hell? Ano ang pipiliin ba natin? Heaven or hell? Alam ko pong hindi po hell ang ating pipiliin. Kaya nga, ngayon po, pinag-aaralan po natin kung paano maliligtas ang ating kaluluwa. So yan. So, sabi po dito, live in the spirit, not in the flesh. So ano po ba yung mga works ng flesh? Ano daw yung flesh na sabi niya, live in the spirit, not in the flesh. Ano ba yung mga flesh? Yan. Galatians 5:19-25. Sabi po dito, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, envy, murders, drunkenness, revelings, and such like, yung mga katulad din nito, yan, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law, and they are Christ's, have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Galatians 5:19-25. Kaya nga po, ito po yung mga kasalanan po. Ayaw po ni Lord, God is holy, so ayaw niya po yung unclean spirit. Yan. Ayaw po niya yung, kaya nga sabi niya, hindi po tayo manatili sa flesh. Hindi po sana tayo mag-live sa flesh. Kasi, kumbaga po, sa spirit po tayo. Live in the spirit. Ano po ang, sabi nga, weak daw yung flesh. The spirit is strong, but the flesh is weak. Kung may mga weaknesses po tayo, kayang-kaya po ni Lord yan na patawarin, kayang-kaya po niyang i-strengthen kung tayo po ay sincere na magbago po, nahihingi po sa kanya ng kapatawaran. Lahat po ng mga ito, yung mga nabanggit po na kasalanan, kung talagang sincere po tayo, patatawarin po tayo ni Lord. Pero hindi naman yung humingi ka ng tawad. Eh, mamaya, gagawin mo muna naman. Yan. Anyway, nagpapatawad naman si Lord. Ay, hindi na po natin. Baka yung wrath ni Lord ay
mapasa atin na kung ganun na parang intended na ginagawa na po natin na pabalik-balik po tayo sa kasalanan. Tulad po nung limbawa po yung baboy, kahit sabunan mo na yun ng ano, sige, yung pabango, lagyan mo pa ng pabango yan, kukuskusin mo talaga yung mga dirt, yan, kahit napakalinis na napakalinis. Kapag tumae yan, ayan, hihigaan na naman niya yung dumi niya, yan. So, hindi po ganun ang gusto ni Lord. Ang gusto po niya, tayo'y kanyang lilinisin sa pamamagitan ng pagsisisi ng tao dahil sa kanyang blood na nag-ano po doon sa Calvary po, sa cross. Yun, siya po ang tumubos sa ating makasalanan. So, ano ang gagawin natin? Confess your sins. So, ano ang sabi sa Proverbs 28:13? Ito po. He that covereth his sins shall not prosper. Yan. Kung pinagtatakpan daw po natin yung ating mga kasalanan. Di ba po? Tulad nung sinabi ko po na yung sinabi ko na lahat ba na umanib sa religion na religion doon ay maliligtas na? Eh, how sure are they? Kung yung tao eh pinagtatakpan niya yung kasalanan niya, ang kinakausap lang po natin ay si Lord. Tayo po ang nakikiusap sa Kanya. Wala po tayong pakialam sa ibang tao po. Personal po na tayo nakikiusap, tayo nagka-confess po sa ating mga kasalanan. Eh kung pinagtatakpan niya yung ano, i-deny niya, hindi siya magpra-prosper. Kasi ang dami pong ganyan, mga liars, dinedeny, nagmumukhang napakahuli, nagmumukhang ano, eh mas mabuti pa yung sabi nga nung naniningil ng buwis, sabi ni Jesus na mas mabuti pa yung naku, inaano niya yung kanyang breast na Lord, hindi po ako karapat dapat sa iyo, ganun. Parang ano siya, ina-accept niya yung mga kasalanan niya. Eh, pero yung nagmamatigas na nagmumuka na parang wala siyang kasalanan, parang very holy siya sa mga tao, pero deep inside, naglalay siya sa kanyang sarili. Kasi si Lord at tayo lang po ang nakakaalam sa ating relasyon. O sabi, but those who confess, yan, and forsake them shall have mercy. Yan, eh yung mag-confess po sa kanyang kasalanan, yun po ang lilinisin ni Lord. Yun po ang kanyang patatawarin. Eh yung nagmamatigas, na ayaw magsisi, yan, pabalik-balik sa kasalanan, wala. Hindi po siya kaawaan ni Lord kasi alam niyang nagmamatigas siya. Oh, ang gusto ni Lord, yung Pharisees, yung mga Pariseo po, yan, ay gumaganon sila, buti pa ako. Oh, wala akong ginawang kasalanan, ang taas noo silang ano. Eh, yung naniningil ng buwis, gumaganon siya, nakayuko na hindi niya maiangat yung ano niya. Kasi ina-accept niya na marami siyang pagkakasala. Pero yun pala ang gusto ni Lord po. So, yan, sabi, confess your sins. Next, be free from sins. So, yun, hahangarin sana natin na tayo'y makawala na po sa ating mga kasalanan. Yan, tayo po'y makawala na. Romans 6:22-23. Ano po ang sabi? Be free from sins. But now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit into holiness. Yan, unto holiness. And the end, everlasting life. Yan po. Oh, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Makawala na po tayo sa kasalanan kung tayo po ay nag-confess. Kung humingi po tayo ng kapatawaran sa Lord. Lord, ito po yung kasalanan ko, Lord. Tutulungan mo po akong magbago. Ganon, iiyak tayo. Iiyakan natin yung mga kasalanan natin na para i-cleanse po tayo ni Lord. Yan. At doon makikita ni Lord ang ating mga puso. Kapag sincere po tayo,
little by little yan, i-change niya. Pero ngayon, hindi pa tayo perfecto. Kahit humingi na tayo ng kapatawaran, hindi pa po tayo perfecto po. Kasi, saka na lang tayo ma-perfecto kapag halimbawang darating na si Jesus Christ for His second coming, i-meet na natin in the air, yun na lang po yung mag-glorified body itong katawan natin. Itong maiiwan itong yung mga damit natin, yan, yung sinabing, let's meet the Jesus Christ in the air, yun po yung second coming niya. Ayan po, yun na, glorified body na yun. Kasi perfecto na yung sasalubong kay Jesus. Kasi in just a twinkling of an eye, yan, in just a twinkling of an eye, pwedeng darating na si Lord. Yan, yan po yung preaching ko last Sunday po na get ready. Yan, kasi anytime po, mga huling araw na talaga ito, yung signs na po. At saka, yung mark of the beast ay nag-umpisa na po. Ayan na po yung mga mahihirap na. At kaya ipanalangin po natin na tayo po ay maliligtas. Kasi oras po na napasok na po yung mark of the beast, kung sino man po yung hindi po magpapatatak ng 666, yan hindi na po kakain, hindi na makakabili, hindi na ano. Kaya yung mga microchips po na inihahanda na raw nila ay pwedeng i-inject na raw nila dito sa hand and forehead. Yan po yung nandun sa Revelations. Yan. Na yung mark of the beast, yung si Antichrist po, ay may number na 666. Yan po yung paghandaan natin. Kasi kapag nag-umpisa na po silang magtata, o ano, naniniwala ka pa ba kay Jesus Christ? Yan. Anuhin ka nila. Kung hindi ka na, yes, kapag sabi mo. Kasi sabi no, never deny Christ with your mouth. Believe Him with all your heart. Ayan po. So, ito rin ang isang gagawin natin na para tayo maligtas. Never deny Christ. Yan, nag-umpisa na talaga sa ibang bansa. Yung nakatutok na ganyan yung baril. Deny Christ or live? Yan. Mag-decision na yung mga tao. Yan. Yung natatakot na mamatay, natatakot na hindi makabili ng mga pagkain, hindi makabili ng groceries, hindi maka-access ng mga ano, yan, i-deny na nila si Christ. Yan po yung paghandaan natin. Kaya ngayon pa lang po, yun nga yung nangusap din ang Lord sa akin, talagang tinawag po ako ni Lord na talagang ipahayag po ang mga ito. Itong mga hindi po nalalaman ng marami pa po. Kasi sa pamamagitan po ng rainbow na natapat po dito sa church, yun po nangusap ang Lord sa akin na, anak, ipahayag mo ang aking mga salista. Kasi malapit ng darating. Yan, si Jesus Christ sa kanyang second coming. At before that, marami pa po tayong yung may mga prophetic words na ginagamit ni Lord, na yung mga prophetic words na yung mga sa Revelation din kasi nandun na sa mga huling araw po mararanasan na natin yung mga napakahirap na po yan, at darating din yung time na magtatakbuhan na sa kabundukan yung ano, kasi yung mga Christians kasi tutugisin na, yan. Yung mga darating ang araw na ganun, deny Christ or receive the mark of the beast. Yan. Yun na po yung mga nakakaano. So, ngayon, kung minsan nga, before na darating yung mga ganun po na napakahirap na sitwasyon, mas gustuhin na lang natin na kukunin na tayo ni Lord para hindi na po natin yun maranasan. O kaya'y, gustuhin na lang natin na darating na lang si Jesus Christ para maligtas na tayo at hindi na po natin maranasan ang mga iyon. Kaya magdasal po tayo na sana hindi na lang natin maranasan yung mga napakahirap po na mga panahon na yan. Yan. So, never deny Christ with your mouth. Believe Him. Sabi dito, in Romans 10:9-10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart and God hath
raised him from the dead. Yan. Hindi pa raw po natin i-deny na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. Thou shalt be saved. Yan. Kung i-confess po natin na si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, ayan po, tayo po ay maliligtas. Yan. So, hindi lang yun ang pagbabasehan na naniwala na tayo, gumawa na tayo. Hindi. Kasi darating yung time na i-deny, Christ ka ba o ano? Kasi doon po sa mga talagang napaka hirap na sitwasyon po, ganun na po ang gagawin. Deny Christ or receive the mark of the beast. Ayan. So, kapag hindi mo na i-receive yung mark of the beast na 666, puputulin na ang iyong ulo. Ayan. Kaya napakahirap na yung mga ganun po. Bihira na po ang nakaka-survive. Kasi yung iba, sige, magpapamarka na ako. Ang hirap. Kasi hindi ka naman nila kaagad-agad na papatayin. Siguro yung kamay muna. Ay, ganun po. Pero yan, dito na po makikita kung sino talaga yung mga martir na mananampalataya na sa Panginoon, na to the fact po na kahit mamatay na tayo, yan, dahil sa pananampalataya po natin, yan po ang ating paghandaan. Pero yan po, kinukonvince po na lahat ng mga ministers, nagpipray po kami. We are praying harder po na sana hindi natin yun maranasan. At kapag po mag-umpisa na yung one world government, ayan na po. At talagang ipipilitin na po tayong yun kapag mag-inject na po sila ng mga ganun. Kapag sinabi po yan na mark of the beast na yung i-inject, kasi yung microchip po, talagang kapag na-inject na yan, kahit magtago ka sa loob ng lupa, yan, kahit may underground doon, mamumonitor na po nila tayo. Yan. Yan po yung mark of the beast na. Sa umpisa po, parang maganda pa lang yung mark of the beast. Sige, tutulong ako. Ayan, merong ganun na, magpapakitang ano muna. Yan. Pero, pagdating na ng 3.5 years, yan. Yung 3.5 years, mga kapatid, parang ma-okay pa siya. Sige, ayan. Grocery, sige, bigyan. Grocery. Basta lahat lang namarkahan. Ang namarkahan, yan. Kahit mga bigas, groceries. Pero po, mga kapatid, oras po na tinanggap na natin yung mark of the beast na 666. Pati mga anak natin, yung mga generation na po natin, wala na pong kaligtasan, hindi na maliligtas ang kanilang kaluluwa. Kasi, akan na yung ina, lahat na ng generation niya, wala na po. Yan po. So ito, never deny Christ with your mouth. Kaya po, nangungusap ko ang Panginoon sa akin na isasabihin ko na ito. Kasi baka mawawalan po tayo ng panahon na hindi po natin ito masabi. Believe in Christ by listening and knowing Him from a preacher. Yan. Kaya hindi na po natin masyadong hangarin pa na sige, material things lang ang tinututukan natin. Ang kaluluwa po natin, ang dapat po nating bigyan ng importansya. Kasi anytime po, kahit nandyan na yung lahat na kayamanan, pag sinabi ni Lord, kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Ang kakamustahin. Kung meron bang naisulat doon sa aklat na bubuklatin during the White Throne Judgment na pwedeng sabihin ni Lord, well done, good and faithful servant. Welcome and rejoice with me forever. Meron ba? Meron bang maisusulat sa aklat doon na bubuklatin? Kung hindi natin ilalaanan ang ating, para sa ating kaluluwa or spiritual matters po. Yan. So ngayon, itong ginagawa po natin, ito, kayo pong mga nanonood ngayon sa Bible study, nakasulat na po ito.
kasalukuyan na pong isinusulat doon na kayo ngayon ay nakikinig po ng Bible study at meron pong babasahin ang angel doon na babasa sa aklat. Yan po. So sabi po dito, how then shall they call on him in whom they have not believed? So, and how shall we believe in him in whom they have not heard? Yan. So, yun bang leader natin? Naniniwala ba talaga siya sa Diyos? Yan po. So, titingnan din natin yung mga leaders natin. Another, make sure that your preacher is not a false one. Marami na po ngayon ang naglilipana po ng mga false ones, false preachers. Paano po natin makikilatis? Sabi po na makikilatis natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga po. O, ano po ba yung mga bunga? Yung mga sinabi ko kanina na mga fruits of the Spirit, meron ba sa kanila ang mga fruit of the Spirit na ito? Yan. Dito natin makikilatis kung yung leader natin ay is of God ba or is not of God. Ito po, meron ba siyang love? Love sa kapwa, love sa Panginoon, love sa paglilingkod sa Diyos, na kahit anong mangyari, magsisilbi siya. Meron ba siyang joy? Yan. Ini-enjoy ba niya yung pagsisilbi niya sa Panginoon? Meron ba siyang peace? Meron ba siyang long suffering? Na kahit kinukot siya nila, kahit ano, yan, nagtitiis pa rin siya. Dahil alam niya yung kanyang pininaniwalaan na buhay na Diyos ay ang magliligtas sa kanya. Gentleness, gentle po ba siya? Goodness, good ba siya? Faith, meron ba siyang faith? Nakikita ba natin sa kanya yung faith? Meekness, ayan, temperance. Nakapagtitimpi rin ba paminsan-minsan? Oh, siguro kung minsan, kasi si Jesus Christ din, nagalit din si Jesus Christ. Oh, hindi rin maiiwasan ang leader magalit, lalo na kung talagang yung mga followers naman ay may ginawang hindi maganda. Natural lang yun. Pero po, tingnan natin yung leader natin kung meron ba ang mga fruits of the Spirit na yan. Doon natin makikilatis kung siya ba ay totoo o hindi. And sabi po dito, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ayan po. So, yan po yung mga paa, yung mga nagsasacrifice po na nagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Alam ni Lord yan. Bawat tutulong luha ng mga preachers na kung minsan po hindi sila pinaniniwalaan ng mga nakikinig. Kung minsan po wala pong nakikinig sa amin. Sa mga preachers po. Pero kami po ay nagtitiis. Kahit ang dami pong kumukot siya sa amin, pero alam namin na yung calling po namin na para po ang tao ay maligtas, ay gagawin namin yan. Ginagawa namin para maliligtas po ang mga tao. Kaya ngayon, kahit alam kong siguro bawal ay hindi po ipinapangaral sa inyong mga simbahan, sa inyong mga pananampalataya, ibabasa ko po ang mga ito. Kasi ayaw ko pong hindi po kayo maliligtas. Ayan po, mga kapatid. Ayan, so sabi po dito, know that the preacher of God speaks the words of God which are in the scriptures. Kaya mga kapatid, ipinapangaral namin itong mga salita ng Diyos kung paano maliligtas ang ating kaluluwa. Kasi ang gusto ni Lord, marami ang maliligtas. Ayaw po niya na iilan lang. Gusto po niya na marami po. Sabi po dito, for he whom God hath sent speaks the words of God, giveth not the Spirit by measure unto him. Ayan po. So mga kapatid, sa John 3:34, ayun. So sabi po dito,
continue learning about Christ and His teachings by reading and understanding the scriptures. Kaya ito po yung burden ko po, yung calling ko po. Nung nangusap po si Lord sa akin, anak, sige, ipangaral mo lahat na makikita niyo, lahat na nandyan sa aking mga salita. Wala kang lalampasan. Kasi, sabi niya, marami pang hindi nakakalam sa aking mga salita. Nakadepend na lang sila sa kanilang mga trabaho, sa mga material things, pero hindi nila nilalaanan ang para sa kanilang mga kaligtasan. Yan, mga kapatid. So, sabi po dito, but continue then in the things which thou hast learned and had been assured of knowing whom thou hast known, the Holy Scriptures. Ayan. Which are able to make them wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scriptures. Yan. Ang sabi. Sabi po dito, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Yan po. For reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Alam niyo mga kapatid, binasa ko lahat na kasalanan dito, binasa ko lahat itong mga gusto ni Lord na mangyari. Pero alam niyo, kapag matapos ko ito na ipapangaral, magkakaroon na po ako ng napakagaan na kalooban. Kasi po, para pong natupad ko na po yung ang mission ko na yan, ipinangaral ko. At bahala na po kayo, bahala na ang mga tao kung kanilang pakikinggan. Pero sana po hindi matulad nung time po ni Noah na hindi po siya pinakinggan ng mga tao. Ayan, nangaral siya ng nangaral. Repent, repent, because destruction is coming. Ang gusto ni Lord na mag-repent tayo, pero walang naniwala po. Hindi rin sila tumulong doon sa paggawa ng ark. Yan. Kundi ano ang kanilang ginawa? Happy-happy. Oh, yan. Enjoy dito, enjoy doon. Ayan, nag-asawa sila, kung ano-ano. Lahat yung mga gawain na kalugod-lugod sa kanila, sa yung gusto ng kanilang flesh. Pero nung anong nangyari, nung nag-umpisa na pong umulan, yan, sabi na ni Jesus, punta ka na, ay Noah, punta ka na doon sa, at saka yung pamilya, at saka yung mga pairs ng bawat klase ng animal po, ng mga lahat-lahat na creatures na makikita sa mundo. Ayun. Nung at sinarhan na ni Lord yung ark, saka lang nagpanik ang mga tao. Kaya ayoko yung ganun sana na mangyari. Kaya nga mga kapatid, ito, pakinggan nyo lang. At kung bulay-bulayin nyo lang po para maano rin natin ang kagustuhan ni Lord. Sabi po dito, prove that you know God by following His commandments. Ayan. So, sabi sa 1 John 2:5-6, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. Kapag hindi po natin ikikip ang kanyang commandments po, we are liars, sabi po dito. Kaya nga, sabi po dito na i-prove po natin na tinutupad po natin si Lord. Yung commandment na isa sa mga commandment, you shall have no other gods before me. Bakit po tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Yan po. Ayaw ni Lord na meron tayong ibang God. So okay lang kung hindi nyo sila sinasamba. Pero kapag sinamba po ninyo
na yun, tinawag niyong Diyos, yung Diyos-Diyosan po. Yan po, ayaw po ni Lord. Hindi na po natin pinalo po yung ten, ay yung His commandments. Pero, ang Ten Commandments ay naano na lang po sa dalawang, ano, love your God and love your fellow man. Yun, kapag ginawa natin yon, nagawa na rin natin lahat yung commandments niya. Another, be patient when your faith is tested. Ayan, matetest po talaga ang ating mga pananampalataya. Sa James 1:2-4, ito po ang sinabi, my brethren, count it all joy when you shall fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith, sabi, worketh patience. But let patience have her perfect work, not ye may be perfect and entire, wanting nothing. Ayan po, kasi po, para po tayong gold na lilitaw. Kapag naipasabak po tayo sa mga pagsubok sa buhay at nalampasan po natin, para po tayong gold na kumikinang po, yan, kumikinang yung gold na, yan, kapag ipinaano mo sa apoy yan, yung gold, lalo pang kikislap. Yan po, kaya magiging patient lang po tayo kung ang ating pananampalataya po ay matest. Ayan po. Okay, so another, preserve your gift of salvation by strengthening your faith in God through deeds. Yan, ito na po yung mga good works. Sabi po sa James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Ayan, yan po yung sinasabi ko, na kapag may pananampalataya ka, wala namang gawa, pananampalatayang patay. Yan. So, faith without works is dead. Yan. Another, always work your faith in love. Yan. So, dapat, ano natin, meron tayong love. Yan. Always, sabi po dito, always work your faith in love po. Ayan. So, ibig sabihin, kapag nananampalataya po tayo, meron po tayong pag-ibig. Ayan po. So, kami pong mga preachers po, iniibig po namin ang mga kaluluwa. Kaya po kami nangangaral ng mga salita ng Diyos. Kasi po, we want souls to be saved. Yan. So, sabi po dito, for in Jesus Christ, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Yan. Kapag tayo po ay nananampalataya na kay Jesus Christ, ayan, magagawan na rin nating umibig. Umibig sa Diyos at umibig sa kapwa. Yan, Galatians 5:6. Kung kami po ay nananalangin, talagang tumatangis po kami na patawarin ni Lord ang mga kasalanan ng ating bayan, ng mga tao. Kasi sabi niya, kapag po tayo ay nag-repent, He is going to restore our nation. O bagamat bumagsak ang economy natin, pero kapag ang mga tao ay nagre-repent po, ayan, ire-restore po niya ang ating economy and so on. So sabi po dito, obey the greatest commandment. Yan. Ano ba ang greatest commandment? Love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ayan po. So sa Matthew 22 verse 34, sabi po dito, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great commandment. Yan po. Kapag inibig po natin ang Diyos, kapag
ay sa ating buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Yan po. Ito na po yung pinakadakilang masusunod natin na commandment ni Lord. Another po, have a pure and genuine love for God, which will give you confidence on Judgment Day. Ayan, talagang magre-reason out doon. Pagtanggol talaga natin ang ating sarili doon. Ayan, sa Judgment Day tayo itatayo. Ayan, kapag, pero ang, yung, kapag nandun na po tayo, naku, ma-imagine nyo po ba na kapag bubuklatin na yung aklat, siyempre kakabahan ang marami. Siguro walang makakaimit. Yan. Walang iimit. Kasi hindi mo alam kung karapat dapat tayo o ano. Yan. Pero kung ginawa natin yung mga ito, confident po tayo na tayo po ay maliligtas. At kapag sinabi na ni Lord doon sa Judgment Day, well done, good and faithful servant. Ayan, marami na pong mga angels na magwe-welcome sa atin doon. Welcome, welcome, welcome. Ayan. At dadako na tayo doon sa eternal life na no more crying there. Ayan. It will be the most joyous moment in our life. Yan po. Doon na, wala nang iiyak doon. Jesus is going to wipe away all tears. Yan, yun na po, yung eternal life na po. Kasi ngayon, temporary pa lang. Yung kung saan napupunta yung mga kaluluwa, temporary pa lang yun. Kapag si Jesus Christ po ay for His second coming, ayan yung mga mabubuk na, yung mga namatay po na righteous, karapat dapat sa Panginoon, yan po, magre-raise sila, magre-resurrect sila kasama ng mga buhay na makimit kay Lord in the air, yung karapat dapat. Yan, pero maiiwan yung mga hindi po karapat dapat, maiiwan on earth, sila po yung mag-suffer sa talagang pamumuno na ni Antichrist in the last 3.5 years. Yun na po. So napakahirap na doon. Wala na pong Holy Spirit na mag-inspire sa mga believers sa mga panahong iyon. Yan. Pero kapag yung magpapaputol na lang po doon, yung Christ or you are going to deny Christ or you are going to be beheaded. Yan. Magpuputol na sila ng ulo ng mga ano. Pero yung mga gustong magpaputol ng ulo sa mga panahong yun, makakahabol sila sa salvation. Masisave sila. Kasi yung coming of Jesus Christ po ay parang twinkling of an eye, mag-trumpet na lang dyan sa himpapawid. At kung buhay pa tayo na madadatnan, ayan po yung sinabi ko, maiiwan na itong mga ano natin, we will be glorified body, meron tayong damit, pero yun na yung binigay ni Lord yan. Imit na po natin. Eh, yung mga maiiwan dito, sila na po yung magsasuffer ng great tribulation. Yan po. Pero yan, pinagpe-pray po natin na hindi na po sana natin maranasan yung great tribulation. Kasi na mahirap na yun. Wala ng Holy Spirit na magpapalakas po sa atin. Yan. So, understand that it is love that will make you perfect for salvation. Kapag inibig mo ang Diyos, inibig mo ang kapwa, inibig mo ang mga gawain ng Panginoon, yan. Yun. So, if we love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, yan po. So, yan na po, perfect na po yung salvation natin. At masusukat yan. Alam po yan. Lord, ayoko na talagang magkasala. Yun. Ano mo yung sarili mo? Yes, Lord, patawarin mo na ako, Lord. Kasi kahit anong oras, kung kukunin mo ang aking buhay, gusto ko, Lord, sa heaven ako. Yan. So, sabi po dito, put on then, as a Colossians 3:12, put on then, as God's chosen one, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility,
meekness and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Ayan. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Ayan po, mga kapatid. So, kung may nagkasala daw sa atin, patatawarin natin. Para kung sa kanino din tayo nagkakasala, patatawarin din natin ang Lord. Yan. O, malapit na po. Dalawa na lang po. Continue working out the grace and salvation you have received from God. Yan po. So, ipagpapatuloy natin na i-work out yung salvation na binigay na ni Lord sa ating buhay. Yan. Ibig sabihin, magpatuloy po tayo sa pagsisilbi. Kasi, hindi lang hanggang doon. Kasi sabi niya, kung sino man yung mananatili till the end. Oh. So, kahit in-accept mo, kahit nanampalataya ka, nagkaroon ka ng good works, kung hindi ka naman nagpatuloy, yan po. So, ipagpapatuloy natin yung ating faith till the end po. Yan. So, ayan po. Oh, lastly, dalawa pa pala. Do not, sa Philippians, ano yun? Sa Philippians 2:12-13. Yun, yung continue working. Do not quench the Holy Spirit. Yan po. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind on one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Yan. At ito na po yung huli. Do not return to sinning. Be ready for the judgment day. Yan sa Hebrews 10:26-30. Ayan, mga kapatid. So, yan po, magpapatuloy po tayo hanggang. Kasi, sabi po doon, kung para po tayong tumatakbo po sa race na yung competition po na tayo ay ano na ba ang term doon, yung yun, race nga, yung ano, si halimbawa tayo ay tumatakbo sa buhay na ito sa pagsisilbi sa Panginoon, ganun din na dapat ma-reach natin po yung finish line. Yung finish line po, kapag kukunin na natin ni Lord ang ating buhay, yun na po ang finish line. Or, yung darating na si Jesus Christ for His second coming. Ayan, mga kapatid. So, bago po natin sasarahan, ilid ko po kayo. Kung baka hindi po, pa po ninyo sure na kayo po ay naligtas na. At baka hindi pa po ninyo sure na tinanggap nyo na si Jesus Christ sa inyong mga puso. So, saan man kayo ngayon naroroon, mga kapatid, pwede bang yuyoko tayo at pwede bang i-follow nyo po itong ililid ko na prayer sa inyo? Ito po, sisiguraduhin lang natin na si Jesus Christ po ay pinapasok na ninyo sa inyong buhay bilang tagapagligtas. Kasi po, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam kung mamaya may kukunin si Lord. Sana naman wala. Ganun po. At least ngayon, inaccept na natin, i-accept na natin si Jesus Christ na tagapagligtas po ng ating buhay para po ang ating mga kaluluwa ay maliligtas anumang oras na kunin ni Lord ang ating buhay. Yan po, mga kapatid. So, can you follow after me? Ama namin sa kalangitan, nagpapasalamat ako, Panginoong Diyos, na napakinggan ko po kung paano maliligtas ang aking kaluluwa. Ngayon, Panginoon, nandito po ang aking puso.
Search my heart, O God. Kung ano man ang mga kasalanang nakikita mo sa aking puso. Ngayon, Panginoon, patawarin mo ako. Hugasan mo ang aking mga kasalanan sa blood ni Jesus Christ doon sa Calvary. At ngayon, Panginoon, salamat sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, na ako'y iyong pinatawad. At ngayon, tatanggapin ko na si Jesus Christ sa aking puso bilang tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, siya na ang mag-guide sa aking buong buhay. Salamat, Panginoong Diyos. Ito po ang aking dalangin na ako po'y makapagsilbi at salamat na ako'y karapat-dapat sa iyong kaharian. Pati ang aking pamilya, Panginoon, sana sila ay maliligtas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako lang, mga kapatid. Panginoong Diyos, nakita mo, Panginoon, kung sino man po yung mga sumunod at tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ngayon, Panginoon, i-bless mo po sila, pati ang kanilang mga pamilya. Kasi sinabi mo sa Acts 16:31, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, you and your family." At ngayon, Panginoon, Lord, I claim and declare that the salvation has come to the families of these brothers in Christ, na of these brothers and sisters na nakinig at tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. So right now, we give to you the glory, the highest praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, congratulations mga kapatid. Kung tinanggap nyo po si Jesus Christ, welcome to the body of Christ. Ayan po. So, kayo na po ay from now on, igaguide na po kayo ni Lord sa kanyang kalooban po. Na hindi na po yung kalooban natin ang masusunod. Magpapaguide na po tayo sa Panginoon. Ayan, yung mga hindi pa po nag-subscribe sa atin pong channel sa YouTube, mag-subscribe na po kayo dahil tuloy-tuloy na po may mga series yung Bible studies natin. At kung tuloy-tuloy po kayo na makikinig sa mga salita ng Diyos, mag-aaral sa mga salita ng Diyos, ayan po, malulugod ang Panginoon at makakaipon po tayo ng mga listahan natin in the Book of Life. Okay, so maraming salamat po sa mga lahat po na nakinig at God bless po. God bless to all of you. Good night!